Hello mga kaupapabol dyan, magandang araw. Halika, may dadayuhin tayong resort dito lang sa bayan ng Pande. Let's go! Okay guys, itour lang ko lang kayo dito sa loob ng Villa Manawag. Actually, bago kayo pumasok sa swimming area nila, yung sa pinaka-resort, is nasa labas nito yung kanilang chapel. Kaya na iba si yung Villa Manawag, is ito yung pinaka patron nila rito. Ayan yung kapilya, mga Catholic yan, no, na naniniwala. So pwede kayong makipag-ugnayan muna for the time being. Tapos eto naman, no, yung kabilang gate. Actually dalawang gate nila rito, yung unang pinasukan namin, yun yung pangalawang gate. Ayan, balik ulit tayo dun sa chapel nila. Ayan. So kung gusto niyo makipag-ugnayan, ika nga, no, konting humingi tayo ng konting blessings bago tayo magsaya, magpasalamat muna tayo. Tapos pasok ngayon tayo dito yung resort area nila. Unawain niyo lang guys, no, medyo nagmamadali si Opa Popol kaya aalog-alog. Actually wala tayong dalang selfie stick. Ayan yung pinaka main entrance nila. Reopening ito guys, no. Matagal na sila sa business na to. It's so happy na nung pandemic totally na hold, na sila sa operation, stop operation sila. Napabayaan kasi wala nang nagana, wala nang nag-maintain. So ngayon unti-unti inaayos nila. Ayan. Pant nila medyo maliit. Konti pa lang yung isda. Medyo malungkot. Kung nature lover kayo, ma-appreciate niyo yung lugar kasi parang lumayo, lumabas tayo doon sa outside world na tinatawag. Napakatahimik, no? Yung magkakaroon ka ng peace of mind dito sa area. Siguro dahil sa opening pa lang, no? Kaya medyo as in. Pero kahit siguro maraming tao, hindi naman maghihiyawan yan, no? Char, no? Mararamdaman mo yung peace of mind kasi as in talagang tahimik. Kasi nasanay tayo sa, alam mo na, pagka nasa Manila, yung busina ng mga sasakyans, everything, no? Dito, mag-i-enjoy ka na sa nature and at the same time, habang naliligo ka, no? Yung swimming pool, pools pala, dahil definitely, marami to. So, consists of 4 hectares, guys. Ang laki nito. Ang lawak. Mga dalawang malalaking malls ito sa Manila. Pero, ang kagandahan dito, since na opening, wala pang masyadong mga customer. Ayan. Nagkaroon sila ng parang reopening ito, guys. Ganda. Tignan natin dito ano naman ang laman itong swimming pool na to. Ah, okay. Yun. Uy, masalubong na sa akin kahit hindi ako galing ng ano. Okay. Kahit hindi ako galing ng Saudi. Masalubong tayo guys. Yan. Parang yung nasa Albay tayo. Marami din mga isda. Pero this time around, ang isda rito ay mga talapia. Yung nauna mga koi fish, hindi masyado masilip guys, ano? Ito rin, mayroon din to. Tingnan natin kung ano nito. Uy, nakakagulo na sila, malayo pa na tayo. Malayo pa lang si Opa Popol, nakakagulo na ang isda. Nakakita na artista. Char! Oh, biglang nawala, nagtago pala. Hindi pala nagkakagulo, nagtago guys. Sobrang tahimik, para kang dinuduyan sa kawalan. Eh, hindi po tayo inaatake ng stroke. Joke. Talagang as in aantokin kayo. Sobrang tahimik yung lugar. Pero pinagpapawisan ako. Yung lakad-lakad na yan. Maganda rin sa cardio guys. Pag-ikot-ikot kayo rito. Ang bagay. Nag-enjoy na mata nyo, yung katawan nyo nababatak ng konti. Yan.
tayo pumunta rito maaga-aga para makapaglakad-lakad. Eh kahit pala tanghali na rito eh. Mainit ang singaw, pero hindi mo ramdam yung init na direkta. Singaw lang, it's because tirik na ang haring araw. Pero hindi halos nagpe-penetrate oh, guys, yung sikat ng araw sa laki at saka sa taas ng mga puno oh. Iyano ko lang kung gaano kataas yan. Halos mahigit or at least kasing taas ng poste. Nakikita nyo, kompleto rito guys. As you can see, merong langka, may santol. Oh, ipihit ko kayo pabalik ah, sa pinagdaanan. See? Oh, diba? Imagine, alas 11, magi 11:30. Eh, oh, pero ang sikat ng araw, halos hindi makapasok. Oh, diretso na tayo doon, malayo pa tayo patungo ng swimming pool. Ito guys, yung pinaka function ng area nila yan kapag may gaganapin kayong mga events. Ayan, dyan activities dyan. So reunion, Christmas party, yaba, pwede kayo rito guys, mag-i-enjoy kayo rito. Malawak yan guys, gusto nyo punta natin. Dali ah, makakahulog si Opa Pabul. Yan, bigyan lang natin mga 30 seconds so para makita yung luwag ng lugar. Yan, pumapasok na tayo. Napignan ko lang ah, actually kanina dinaanan ko na ito, hindi ko nang nakasilip ng gusto eh. Ayan guys oh, lawak din yan. Ayan yung pinaka stage. Pwede mag-accommodate ito tingin ko ah, kung hindi ako magkakamali. 150-200 na katao. Napakaluwag na to sa 100. Sige guys, oh, out na tayo. Doon na tayo sa main venue kung saan yung swimming pool. Guys, by the way, pagdating sa mga cottages no, meron silang 20 mahigit siguro, mga 20 mahigit na mga cottages dito. As you can see, ito, ipihit ko lang ha, sunod-sunod. Ayan, ayan. Typically pang ano talaga siya, pang retreat or pang mga daytime activities lang. Hindi sila nag-overnight. Siguro by schedule lang o by appointment yung ano na yan, yung tinatawag natin na overnight. Hindi, pero hindi nila inaano, hindi nila prefer. So sa ngayon guys, ang gumagana ng swimming pool ay tatlo, may isa doon tsaka dito dalawa. So isang pambata at tsaka isang pang adult. So tatlo pa lang. Pero ang swimming pool dito parang binilang ko nasa 4 ata o 5. So since na reopening pa lang sila, hindi pa fully operational yung lahat ng pool. Ayan, nakikita mo. Yun, pool na pambata at mga kids, ang mga naliligo rito. Yun, alam mo yun, may shark pa, kalutang. Ito mo, naglilinis. Nabutan pa natin, naglilinis si Manong oh. May naglaba yata kasi may bula eh. Ay joke lang, ano po yon, ng tubig talaga, yung bagsak po talaga ng tubig kaya medyo may konting bula. Ito yung mga bata oh, nanggan na sila oh guys. O diba,
Ang cottages guys nasa 800 pesos lang. Lagakan lang naman normally guys to ng ating mga gamit, and at the same time may security naman na nakikita ng gumagala-gala. So safe naman. And at the same time guys, like ni Opapa Ball, ayan ang duyan. So tamang relaxation lang para mawala naman tayo dun sa outside world. Ika nga. Hello. Kahit panandalian. Tama naman guys, nag-i-enjoy yung mga kids. Ito guys, oh. Parang talagang pinagandahan nila. Kuno, Charles. Ayan, nag-i-enjoy naman sila. Ayan, especially mga bata. Ayun na naman, oh. Minakita na naman ako kasama yung mga bata. Ayan, ah. Kapitan natin guys. Hello po. Hello po. Kamusta po? Kamusta naman po yung experience nyo dito sa Manawag Villa Resort and Retreat House? Eh, sino po ba sasagot sa inyo kung sakali? Wow, ang sarap nung ano nila. Pwede po ba makahingi ng sopas? Sopas. Sandali guys, ah, papuputulin ko muna to. Makikichicha po muna si Opapa Bon. Bye-bye. Dito po, oh. Aba, may Amerikana pa pala rito na ano, may Amerikana po ano bang ayan, oh. Oh. Grabe. Manghihingi tayo ng barbecue rito. Ayan, oh. Ito naman. Wow. Kasi kami nang bilang sa sofa. Iba ho ang barbecue po rito sa Bulacan po. Ang sausawan po kulay pink. Iyan ang kagandahan po rito. Tignan po natin, ha. Tikman po natin guys kung masarap po yung kanilang sausawan. Ayan. Ibang klase po yung sausawan nila. Tignan po natin. Tignan po natin guys, ha. Ay wow, ang sarap guys. Ibang klase yung sausawan nila rito. Kulay pink. Guys, napakalasa po nung ano nila, isa pa po, ah. Hindi ko po talaga, ito po yung tenga. Tenga po ng kabayo. Ah, hindi po, tenga po ng baboy. Titikman po natin ulit, napakasarap. Ayun. Ayan. Strawberry po yung, ay strawberry. Kulay pink po yung kanilang sauce. Ano, makikita nyo, ang sarap. Malasa po. Napakalasa po nung kanilang pink na sauce. Okay guys, from Manawag Resort and Retreat House. Baka madinig yung nag-dictate sa akin. Salamat dun sa assistant dito sa mga ano, makikita yung guys. Ayun, no? Merong barbecuehan dito sa likod ko. Nag-alisan nga lang yung mga nagluluto. Okay. This is Opapa Ball signing off. Kaya laging tatandaan guys, sa taong positibo, sa buhay, aasenso. Bye-bye!